Welcome to Donmar TV News Channel. Ang Commission on Elections na ruling na nagbabasura ho inisyal dun sa petisyon na nagpapakansila sa Certificate of Candidacy ng isa sa mga presidential candidate na si dating Senator Marcos ay pinababaligtad naman mga petitioners. Normal lang ang hiniling ang ng civic leaders sa Commission on Elections na baligtarin ang naunang ruling ng Second Division ng COMELEC na nagbabasura doon sa kanilang inihain na basura o pag-deny doon sa Certificate of Candidacy na naturang si Presidential Frontrunner at Dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos dahil sa sinasabi nga na ang argumento ng Second Division ay hindi nagkasala itong si Marcos ng deliberate material misrepresentation ng kanyang CUC. Si Attorney Chudorte ang kumatawan ng mga petitioners na pinangunahan ni Christian Bonafé ang naghain ng motion for partial reconsideration sa COMELEC NBank na humihiling na isang tabi ng naturang NBank ang COMELEC Second Division decision na nagbabasura sa kanilang petisyon na kanselahin ang CUC ni Marcos. Sa kanilang pleading, inihayag ng mga petitioners sa COMELEC na tanggalin o hindi isama ang pangalan ni Marcos sa official 2022 election ballots at iginit ng Second Division na talagang hindi dapat nag-cite ang Second Division ng ibang grounds maliban sa false material representation. At sinabi pa ng mga civic leaders na talagang nagkaroon ng material representations itong si Marcos at kanaring sinasabi na ang Second Division ay nagkamali sa kanilang interpretasyon sa Court of Appeals conviction ni Marcos. Iginit ng mga petitioners na hindi explicitly o malinaw na nakasulat sa CA ruling ang kumbaga perpetual disqualification bilang parusa kay Marcos dahil hindi naman daw ito kailangan pa. Si Chris Aquino hindi raw makikipagbalikan sa kanyang ex-fiance na si dating DILG Secretary Sarmiento na umano'y ginamit lamang daw siya. Nilinaw ni Chris Aquino na hindi siya nakipagbalikan at walang balikan na magaganap sa pagitan nila ng mapapang-asawa sana na si dating DILG Secretary Mel Sarmiento. Pahayag ito ng kinikilala noon bilang Queen of All Media matapos ang pahayag ng veteran ng talk show host na si Lolit Solis na baka posibleng magka-part 2 ang love story nila lalo't boto ang kanilang pamilya na sila ay magkatuluyan. Ayon sa 50-year-old TV host actress, nagduda siya sa tunay na nararamdaman para kay Mel na kinalaunan ay napatunayan na infatuation lamang pala. Tuluyan na siyang bumitaw na mapagtanto na ginamit lamang siya nito, bagay na naka-apekto rin sa kanyang bunsong anak na si Bimby. Kamakailanan na umapela ng privacy ang dating presidential sister kasunod ng kumpirmasyon na hindi na matutuloy ang kasal nila ng dating kalihim ng DILG kasabay daw ng pagtutok niya muli sa kalusugan. Sa panig ni Mel, tinanggap daw niya ang alok ni Chris na palayain siya dahil din sa takot na siya pa ang magdala ng COVID sa ex-fiance dahil palalabas siya na tao. Ito ang nakakagulat. Para ngayon sumundo ng social media, ang di umano'y balitang kumpirmadong humanga di umano ang King of Talk na walang iba kundi si Boy Abunda sa katalinuhan ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. Ito nga'y matapos sagutin ito ang lahat ng mga katanungan ng taong bayan patungkol sa kung ano ang mga gagawin dito sa bansang Pilipinas kung siya na ang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang mga nga daw di umano ang King of Talk na walang iba kundi si Boy Abunda sa dating senador si Bongbong Marcos kung saan ay matapos nga itong sagutin ang lahat ng mga katanungan ng taong bayan sa kung ano nga ba daw ang kanyang magiging plano kung siya na ang magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Matatandaan kumakailan lamang na inimbitahan ng dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa isang presidential interview with Jessica Soho kung saan hindi nga di mo niya ito tinanggap dahil ayon di mo sa marami sa ating mga kababayan ayon naman daw talaga ang dapat niyang gawin kasi nga ay tatanggapin di umano niya ang imbitasyon na ito ni Jessica Soho ay para di umano niyang inilagay sa kanyang sarili or inilagay ang kanyang sarili sa alanganin lalong-lalo na ang kanyang pagtakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas kasi ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan ay kilalang kilala di umano ng anti-Marcos itong si Jessica Soho kaya hindi matalo ang kanya or hindi malabo na kanya di umano ipa
ipapalabas si hindi niya dapat maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. kasi ayon din sa nakalap nating balita na ang magiging presidential interview with Jessica So ay hindi mayayari ng live kundi isang recorded video lamang. At ito na nga daw di umano ang kinatatakot ng kampo ng dating senador si Bongbong Marcos Jr. na baka ang ipalabas ng mainstream media ay hindi yung mga magagandang nangyari sa nasabing interview kundi yung mga part lamang ng interview na kung saan ay siya ay nagkamali upang sa ganun ay masira ang kanyang pangalan sa mata ng marami sa ating mga kababayan upang sa ganun ay hindi na ito suportahan at iboto ng marami sa ating mga kababayan sa darating na 2022 national election. Ngunit banat nga na marami sa ating mga kababayan ay sorry na lang daw di umano si Jessica So kasi nga ay kung magkataon na yun ang kanyang tunay na plano ay hindi di umano siya magtatagumpay kasi nga ay mas matalino pa daw ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. kumpara sa kung anong estado ng utak meron itong si Jessica Soho. Banat pa di umano na marami sa ating mga kababayan ay huwag na lamang daw talaga di umano nilang ituloy ang kanilang plano siraan ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. kasi hindi na daw di umano bobo ang taong bayan at ngayon kasi matagal na daw di umano silang mulat sa katotohanan at matagal na daw di umano nilang alam kung sino ang kanilang dapat na paniwalaan at kung sino ang mga taong hindi nila dapat paniwalaan. Ay isa na nga daw di umano ang mainstream media sa mga taong hindi nila dapat paniwalaan sa kung anuman ang kanilang mga pinagsasabi. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, tama naman talaga ang naging desisyon ni Bongbong Marcos na hindi niya paunlakan ang naging imbitasyon ni Jessica Soho kasi nga ay alam naman natin na isa siya sa mga anti-Marcos, no? Kung pauunlakan ni Bongbong Marcos si Jessica Soho ay para lang niyang inilagay sa alanganin ang kanyang sarili. Kaya kung humanga si Boy Abunda kay Bongbong Marcos, mas lalo kaming matagal ang sumusuporta sa kanya. Kaya maghanda-handa na daw kayong lahat kasi mangyayari na ang interview with Bongbong Marcos with Boy Abunda bukas. At bukas na talaga lalampasuhin ni Bongbong Marcos ang lahat ng mga presidentials na dumalo sa imbitasyon ni Jessica Soho sa kanyang presidential interview sa GMA Network. Ha ha ha, isa lang talagang masasabi ko. This is it. This is really is it. Kaya humanda na ang lahat na bumabati ko sa kanya. Kasi lahat ng mga katanungan ninyo, kahit mahirap ay sasagutin ni Bongbong Marcos. Hashtag go 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 Bongbong Marcos. Hashtag go 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 yun Boy Abunda. Hindi naman talaga nakakagulat na balita may isang Boy Abunda ang hahanga kay Bongbong Marcos. Kasi nga ay talaga naman na sobrang talino at galing ni Bongbong Marcos kumpara sa ibang mga presidentials. Madami ang nagsasabi na duwag daw si Bongbong Marcos kaya hindi siya dumalo sa interview with Jessica Soho. Pero ang hindi nila alam ay hindi parang nag-uumpisa ang interview ay alam na ni Bongbong Marcos kung ang mga klaseng tanong o ano ang mga klaseng tanong ang itatanong ng kanya at yun ay walang katapusang ill-gotten wealth na nakaw na yaman at kung ano pa ang mga para lamang masirang muli ang pangalan ni Bongbong Marcos sa mata ng taong bayan. Pero sorry na lang talaga kayo ha, kasi kahit anong gawin ninyong paninira kay Bongbong Marcos ay hindi yan magtatagumpay. Alam ninyo kung bakit? Kasi matagal na kaming mulat sa katotohanan at matagal na naming alam kung anong klaseng pagkataong meron itong si Bongbong Marcos at yun ay mga tunay at totoo na nagmamahal sa ating mahal na bayan. Kaya naman itigil na ninyong lahat ng inyong mga ginagawa ngayon na paninira kay Bongbong Marcos kasi nga ay nag-aaksaya
lamang kayo ng pera bago ng panahon ninyo, kasi hindi naman talaga yan magiging effective, kasi hindi ninyo kayang sirain ang matagalang nabuong pagmamahal at tiwala namin kay Bongbong Marcos. Kaya Bongbong Marcos is victory. Bongbong Marcos for president. And go. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan, ng marami nga sa kanila ang humahanga sa dating senador si Bongbong Marcos Jr., hindi lamang ang king of talk na walang iba kundi si Bayabunda, maging ang taong bayan din, kasi ayon Dimon sa kanila ay talagang nasa dugo daw Dimon ni Bongbong Marcos ang kagalingan, katalinuhan at katapangan na kinakailangan ng isang politikong magiging susunod na pangulo ng ating mahal na bayan. Kaya naman payo ng marami sa ating mga kababayan sa mga politikong ginagawa ang lahat ng kanilang sa kanya magiging interview with Tito Bayabunda, kasi mang magpapakitang gilas na naman ang dating senador kakakaya para lamang masiraan nila ang dating senador si Bongbong Marcos Jr. ay tigil na lamang Dimon daw nila ang kanilang mga ginagawa, kasi nga ay nag-aaksiyan lamang Dimon sila ng pera pagod at panahon nila, kasi nga ay hindi naman daw Dimon nila ito kayong masira ang matagalang nabuong pagmamahal at tiwala ng sambayan ng Pilipino sa dating senador na si Bongbong Marcos Jr.